Dr. Frida, alam mo naman, misan, kailangan natin screening test, di ba? Breast cancer, maraming-marami sa Pilipinas. So, kanino ba dapat magpa-check up ang babae sa mga breast exam? Sa OB, sa surgeon, o kung kanino? So, yun nga po, sa, katulad na nasabi nyo, ang most common cancer sa mga kababaihan, breast cancer. And then, most of the time, nane-neglect natin ito. So, mas maganda po, ina-advise natin na after menstruation, approximately at least 1 week after menstruation, mag-perform tayo ng breast self-exam, bilateral breast self-exam. So, titingnan natin yung symmetry ng breast natin bago kinakapa natin kung may mga bukol. Kasi usually, yung bukol, yung most common symptom ng breast cancer. And then yung mga accompanying symptoms, i-report din natin yon, like pain, especially yung pain na sinasabi nila hanggang back, nagra-radiate daw, ganun masakit. And then, so kapag ka may na-detect po kayo na bukol, mas maganda, ipa-check agad sa primary health physician, not necessarily OB or surgeon. Kasi yung mga primary health physician nyo, pwede naman silang mag-request agad ng breast ultrasound kung bata pa, yung mga less than 40, or yung screening ng breast cancer, which is mammography, na ginagawa po at age 40 kung hindi high risk and annually. Kaya lang yung iba natatakot dun sa mammography, sinasabi nila masakit. So, nowadays meron na pong tinatawag na digital mammography, hindi masyadong masakit yon. At saka, yung mammography ginagawa mga 1 week after menstruation para hindi masyadong masakit. And then yung iba po ginagawa namin, kung halimbawa medyo sensitive, mababa yung pain threshold, pinapag-take na namin ng mild na pain reliever like paracetamol before the mammography. So, anong age sila, Dr. Frida, magsa-self breast exam? Tsaka anong age din magpapa-check up sa doktor? Yung breast self-exam, basta po nagkaroon na ng menstruation, mas maganda na ginagawa na natin yung breast self-exam natin. Kasi nowadays, ang dami din na kabataan, yung mga adolescents, at saka yung mga young adults na meron pong breast masses. Pero majority sa kanila, mga benign lang, mga fibrocystic diseases or cysts. Kung solid man yon, mga benign din like fibroadenoma. So, mas maganda. Yung iba kasi pagka mag-e-examine kasi masakit, then madedetect na lang nila incidentally na may bukol sila. So basta nagme-mens na tayo, mas maganda na nagpe-perform na tayo ng breast self examination after menstruation. Mas maganda 1 week after. And then yung mammography po na kahit wala kayong nadedetect na bukol, so ideally at age 40, mas maganda may annual mammography tayo. Kung hindi kayo high risk at age 40, ibig sabihin sa high risk, may strong family history ng cancer, especially breast cancer or kahit anong cancers. And then, yun nga, merong minomonitor na bukol na na-detect earlier pa. Kasi minomonitor yun eh. Kapag may na-detect na bukol early pa sa early during the reproductive age. So, mas maganda po, hindi siya pinababayaan. Magkakaroon ng serial monitoring kahit benign lang siya. So, yun yung mga high risk. So, kapag high risk, mas maganda at age 35, as early as 35 years old, meron na tayong annual mammography. Balit, Dr. Frida, just in case may magpapacheck up sa'yo, isang batang babae, let's say edad between 18 to 22, gusto lang niya magpa-check up. So, ang chine-check yung breast exam, pag sexually active, kailangan ng pap smear, tinatanong mo sa regla niya kung normal. Ano pa ba yung basic check-up ng babae sa point of view ng OB-GYN? So, yung ganyang age po kasi, usually yan nagpapa-check up kasi meron silang nararamdaman eh, kasi mga bata. Yung mga ganyang age na young na nagpapa-check up, karaniwan po na asymptomatic yung gusto ng mag-baby, kaya sila magpapacheck up. Pero ang liit lang ng percentage ng mga ganun eh. Usually may mga
complaints sila, kaya sila nagpapa-check up. And then majority ng mga complaints nila nowadays, irregular menstrual period. Yun po. Talagang ano, usually may miss menses or kung nag-memens man, prolonged at saka heavy. Yun yung most common na complaint nila. May mga ilan po na nagko-complain ng mga foul-smelling vaginal discharge. Meron din pong ganon. Pero majority sa kanila, pag may mga symptoms, dun sila po nagpapakonsulta. Yung last, kayang po ah. Last question, Dr. Frida. I'm sure baka may nagko-consult sa iyo yung may partner sila, tapos may contact sila, takot sila mabuntis, di ba? Anong... Ano ba yung na-advise mo sa ganito? Di ba, minsan hahabol sila, takot ako, baka buntis ako, meron bang pamparegla dyan, quote-unquote, ano bang pinapayo mo sa ganyan? Kapag ka po yung nasa reproductive age period at nagkaroon sila ng menses, ang first na dapat i-rule out doon, pregnancy. So, yun agad po yung i-rule out namin, baka pregnant. And then, karamihan po ngayon sa mga kabataan, marunong gumamit ng mga contraceptive. So, ang tatanong na lang nila sa amin, kung tama yung pagte-take nila. So, yung po yung usual na tinatanong, kung hindi ba, kung okay yung pagte-take, hindi ba mali yung, kasi nalalaman nila through internet eh. Ganun nila nalalaman yung mga ganun. Okay. So, any final tips sa ating kababayan, Dr. Frida? Thank you for your time. So, salamat po again sa pakikinig ng mga videos tsaka mga lectures po ni Doc Willie and Lisa Ong. Marami po kami natututunan, pati po ako, Doc Willie, ha? Nag-follower. Marami natutunan sa iyo. And then, yun po sa mga kababaihan, so kailangan natin na manatili po tayong healthy and strong, yung empowerment po ng mga kababaihan, through maintaining yung healthy lifestyle natin para po makapag lalo nating ma-serve yung family natin and yung campaign advocacy namin tungkol po doon sa annual na pagpapa-pap smear especially doon sa mga nasa reproductive age group para po ma-detect kung meron pong early mga gynecologic conditions kasi yung prevention po is better than cure and mas kailangan po na maging healthy yung lifestyle natin. Yun, lagi naman sinasabi Dr. Willie sa inyo, healthy diet, exercise, and yung nowadays, sinabi ko, Dr. Willie, yung advocacy namin, yung sa environmental factors para ma-prevent yung mga diseases, hindi lang sa mga nasa reproductive organ na diseases. So, yung mind natin, i-open natin dun sa mga environmental factors na to na nagko-cause ng mga sakit. At eventually po, para maiwasan po ito. Okay. Thank you very much, Dr. Frida Ilano Labesores. Salamat po. Marami pong salamat!